Kaibigan, isang mapagpalang oras na pag-aaral. Purihin ang Diyos sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang Kanyang salita. Sapagkat dito natin matatagpuan ang karunungan, panibagong buhay kay Kristo at nataglay ang pag-asa ng kaligtasan. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Ang aking makakasama dito sa studio ay aking mga kaibigang kamanggagawa dito sa North Philippine Union Conference na laging handa sa panahon ng pangangailangan. Ang una dito ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang direktor ng Publishing Ministry dito sa NPUC. Kumusta ka, Pastor Abe? Pinakamabuti, my friend. At saka kasama natin si Pastor Morado at ating mabuting kaibigan. By the way, ipopromote natin itong flagship ng Philippine Publishing House, itong Health and Home, mga kapatid. Napakaganda itong material para magamit ninyo sa inyong pangkalusugan, pampamilya, at kung paano magpalaki at mangalaga ng ating mga anak na may pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. So mag-subscribe lang kayo sa ating mga missions and conferences o kaya ang mga literature evangelist na naka-assign sa inyo. Then meron tayong Missionary Book of the Year. Ang title po ay The Great Controversy. Napakaganda itong aklat na ito kasi malaman natin ang kasaysayan ng iglesia sa buong sanlibutan kung paano nakasurvive, kung paano ipinaglaban ang katotohanan, ang salita ng Diyos na ang kanilang pananampalataya at buhay ay kanilang ibinuwis upang kung magkagayon ay ma-enjoy natin ang pag-aaral ng kanyang salita. Kaya nga po, umorder na kayo sa inyong mga missions and conferences para sa darating na Oktobre 14, 2023 ay meron kang maibabahagi. Pero ang slogan natin ay Read Before You Give. So basahin mo muna bago ka magbigay para ikaw ang unang mabless bago yung bibigyan mo. Amen. Very good. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Dave Morado. Siya po ang Adventist Youth Ministries Director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Dave? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Abe. Isang malaking karapatan na ako ay babigyan ng pagkakataon para makabilang dito sa ating oras ng pag-aaral, pag-review ng ating leksyon ngayong third quarter. At gusto ko rin sabihin sa ating mga taga-subaybay, meron din tayong lesson review para sa mga kabataan, Pastor, yung inverse lesson review. At ito po ay inyong mapapakinggan ang review nito tuwing hapon ng Sabado, alas 12:30 sa 4K program. At ang nangunguna rito ay ating mga young professional at saka MICOS members ng galing sa iba't ibang mga misyon. Kaya naway sa ating pagsubaybay tuwing Sabado ng umaga dito sa ating oras ng pag-aaral, meron ding pangkabataan tuwing hapon, alas 12:30. Thank you very much, Pastor Ray. Maraming salamat, Pastor Dave, sa ating pagpapatuloy. Nais kitang anyahan sa maikling panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mapagmahal at dakila naming Ama, Diyos na nasa langit. Sa oras na ito, Panginoon, ang aming pag-aaral ninyong salita, sa aming pagre-review ng leksyon, ay nais naming itagubilin sa iyo ang pangunguna sa amin. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin upang maituro namin, maibahagi namin ang katotohanan ng aming tatalakayin. At maihayag, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan. At ang kalwalaytayan ay maiukol sa iyo. At nawa ay patuloy niyo kaming samahan upang kami matuto ng mga kaalamang magpapalago sa aming pananampalataya, magpapatibay, at aakay sa amin sa isang masiglang pagbabahagi nito sa mga taong hindi pa nakakalang. Salamat po sa presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang siyang mga siwa sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin. Marami pong salamat sa pagtugon sa aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Tayo ngayon ay nasa pangatlong trimestre na sa ating pag-aaral. Ang ating leksyon ngayong taon na may bagong temang mga taga-Epeso na ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus sa Iglesia ng Epeso. At ganun din naman sa lahat ng mga mananampalataya kay Jesus Kristo sa ating kapanahunan ngayon. Narito ang ating booklet, ang ating Bible study guide. Kung sino man sa inyo ang nagnanais na magkaroon nito, kaibigan, ay huwag kang mag-alintabay na order sa amin dito.
sa NPUCO o sa malapit na iglesia ng Seventh-day Adventist, ikaw ay magkakaroon nito, kapatid. At ang pamagat ng ating pangalawang paksa ay ang dakila at nakasentro kay Kristong plano ng Diyos. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Epeso 1, versikulo 3. Ito'y sinasabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ang aklat ng Epeso, kaibigan, ay punong-puno ng hiwaga ng mga katotohanan mula sa Diyos. Ito'y may anim na kapitulo, ang libro ng o aklat ng Epeso. Na ang kapitulong ito ay maintindihan natin na ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na nagbabago ng buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Ang una hanggang tatlo na kapitulo na sinasaad ng ating aklat ng Epeso ay tungkol sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. At ang kapitulong 4 hanggang 6 naman ay ito yung resulta ng Ebanghelyo. Kung ano yung ginagawa o maaring ikasakabuhayan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo sa ating buhay. Kaya yung unang kapitulo ng Epeso ay iniukol dito yung kayamanan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo na tinubos ang bawat isa sa atin ng kanyang dugo dahil tayo ay lubos na makasalanan. Ang pangalawang kapitulo ay nagsasaad dito na ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay mapapa sa atin kung tanggapin natin si Jesus at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang pangatlong kapitulo ay nagsasaad naman ng kapangyarihan ni Kristo sa pamamagitan ng Malang Espiritu na mapapa sa atin ito kung tayo ay mabuhay, tayo ay manatili sa ating Panginoong Hesukristo. Yung pang-apat na kapitulo ito ay sinasabi na may bunga ng kapangyarihan ng Ebanghelyo sa ating buhay na makikita sa atin ang pakikisa sa ating Panginoong Diyos. At pagkatapos nakikita naman na yung pagkakaisa ng bawat kaanib ng iglesia, ng pagkakaisa lahat ng mga nananampalataya kay Jesus at nakikita sa atin ang lubos na pagkakaisa lahat ng mga kaanib ng ating iglesia. Yung panglimang kapitulo ay nagsasaad na tayo ay lumalakad naman na bilang mananampalataya, lumalakad sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sapagkat nasa sa atin na ang katotohanan, kabanalan, katwiran na kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang pang-anim at panghuli na kapitulo sa ating aklat na ito ng Epeso ay magkakaroon na tayo ng sandata ng ating Panginoong Hesukristo na sinasaad dito upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng mga bagay at magwagi sa mga tukso, pagsubok at lahat ng panlilinlang ng kaaway. Kaya iyan ay mga sinasaad ng ating libro o kaya aklat ng Epeso, kaibigan. Kaya ang ating leksyon ngayon sa pangalawang leksyon ay ito'y nagsasaad ng napakagandang pag-aaral natin. At meron tayong tatlo, Pastor Abe, Pastor Dave, na ating pag-aaralan ngayon. Tatlong B ang sinusulat dito ni Pastor Abe ay unang-una dito na B ay bountiful gift. Ang pangalawa ay benevolent gift. Ang pangatlo naman ay blessed gift. Tatlo lang ang ating pag-aaral dito, kaibigan. Ang unang letter B ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Abe na bountiful gift. Pastor Abe, ano yung ibig sabihin ng bountiful gift o masaganang pagpapala o regalo? Yeah. Bago po yun, Pastor Ray, thank you sa iyong introduction sa bawat kapitulo. Napakaganda mga kapatid na at least yung kabuuan ng aklat ng Epeso ay nagkaroon tayo ng glance kung ano ang ilalaman. Ngayon, itong opening ng Epeso chapter 1 verse 3, gustong ipakilala sa atin ni Pablo kung paano tayo maging mabuting halimbawa, kung paano natin sambahin ang ating Panginoon. Then kung paano natin siya
purihin mm-hmm. sa pamamagitan ng napakaraming pagpapala okay. na ibinigay niya sa atin. Kaya nga itong tatlong letter binatin in Christ, yung una ay God's bountiful gift. Ano ba itong bountiful gift? Ang bountiful gift ng Panginoon ay una, tayo ay kanyang pinili. Okay? Hinirang tayo ng ating Panginoon. Mm-hmm. Pagkatapos niya tayong hinirang, hindi naman tayo anak ng Diyos, ngunit tayo ay inadapt ng Panginoon bilang anak na lalaki at babaki. Mm-hmm. Tapos ang isa pang masaganang ibinigay ng Diyos sa atin ay yung tayo ay pinatawad sa ating mga pagkakasala. At ngayon, nai-enjoy natin yung kaligayahan ng kanyang kaligtasan na inialok sa bawat isa sa atin. At ninanais niya na ang bayan ng Diyos, tayong kaanib ng iglesia, ay merong pagkakaisa at pagkakaunawaan, yung unity and harmony. Okay. Then ang isa pa ay gusto niya na ang pagtahan ng banal na Espiritu ay ito yung down payment o deposito sa atin, matatalakay natin yan mamaya, na ito ay darating pa lamang, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, ang isa pang napakahalaga dito, Pastor, kung bakit masagana ang kaloob ng Panginoon kasi tayo yung hinirang niya. Pakibasa, Pastor, sa Efeso chapter 1, verse 4, para meron po tayong ebidensya na tayo ay hinirang ng ating Panginoon. 1 verse 4, itong sinasabi, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Imagine that, mga kapatid, bago pa lamang itinatag ang sanlibutan, di pa tayo ipinapanganak, pinili na tayo na ng ating Panginoon. Hinirang. Bago pa tayo magkasala ay meron ng assurance na in case man magkasala si Adan at saka si Eva, may assurance ng may tutubos. Mm-hmm. At ang pangtubos na yon na pinili ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Mm-hmm. So yun yung bountiful gift ng ating Panginoong Diyos na nakay Kristo na ating Panginoon. Then ang isa pa na gift sa atin, isang napakahalagang gift ng Panginoon ay yung costly redemption, Pastor. Pakibasa mo sa verses 7 and 8. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Wow. Na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. 8. Sa napinasaganan niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Tingnan niyo yung word na pinasagana. Imagine yung kasalanan ko noon, ngayon at magiging kasalanan ko pa. Napakasagana ang biyaya ng pagpapatawad ng Panginoon. Kaya very costly yung pagtutubos sa atin kasi dugo ng anak mo, ipangtutubos mo sa hindi naman talagang karapat dapat natubusin. Mm-hmm. Ako, hindi naman ako karapat dapat patawarin, pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin mm-hmm. at ang aking magagawa lang, Pastor, ay yan yung, ito yung regalo ng kaligtasan. Ang gagawin ko lang ay tanggapin na mayroong pagpapasalamat sa Panginoon. Sapat na yon. At ako ay magkakaroon ng kaligtasan at kapatawaran. Ang isa pa, Pastor, sa verse 19, ito ay panukala talaga ng Diyos. Ito ay sentro ng panukala ng Panginoon sa verse 10. Tignan natin, Pastor. Verse 10, ito pong sinasabi, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Wow. Oh, alam niyo yung salitang tipunin? Gusto ng Panginoon na lahat ng lahi ng tao ay maakay niya sa pananampalataya. At mangyayari po yan sa kanyang pagbabalik. Kaya nga po yung ebanghelyong pangangaral natin, yung three angels message, ay dapat maibigay natin ito sa buong sanlibutan upang kung magkagayon ay darating na ang wakas. Yun ang sinasabi ni Levi Matthew sa Matthew chapter 24. Dagdagan natin pa na verse 14 ang sabi doon ay, and the gospel shall be preached unto all nations and then the end will come. Yan yung aakayin niya lahat ng lahi ng tao. Yan yung making disciples unto all nations. Lahat ng tribu, lahi, lingwahe, hari at mga bansa ay kailangan mapakinggan nila ang salita ng ating Panginoon, Pastor Ray. Wow, it's kaya napakaganda, kaibigan, na yung unang punto na sinasabi ng letter B ay bountiful gift, yung masaganang regalo ng Panginoong Diyos para sa atin. Oo, tayo'y
kanyang nilikha, ginawa ayon sa kanyang wangis. Pero alam natin na tayo'y lumayo dahilan sa kasalanan. Pero ang Diyos ay dahil sa kanyang pag-ibig, siya ay nariyan pa rin upang alalayan tayo at maibalik tayo sa kanya. At ang sinasabi doon, yung bountiful gift na tinutukoy mo, Pastor, ay tayo'y pinili. Ay mahalaga yung pagpipili. Hindi lahat ng tao ay pinili niya nung unang panahon. Ang pinili niyang unang nasyon lang, Pastor Dave, ay yung nasyon ng Israel. Hindi lahat. Yung may pinili siya. Kaya tayo ngayon ay pinili ng Panginoon Diyos. Ayon sa ating pananampalataya sa Kanya, pinili tayo ng ating Panginoon Diyos. Pagkatapos ito ay tinubos tayo. Mahalagang mahalaga itong salitang tinubos. Ibig sabihin ay kung tinubos mo yung isang bagay, ay pag-aari mo nung una. Kaya lang eh napa sa iba dahil sa mga maraming mga bagay na pangyayari. Naisanla kasi yun. Ngayon, kung gusto mong maibalik sa iyo, tubusin mo. Meron kang gagawin para mapaibalik mo yung isang bagay. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Tinubos tayo ng kanyang dugo upang mapabalik tayo sa kanya, mapatawad ang ating mga kasalanan, pabalik tayo sa kanya. At ang plano niya dito na sinasabi mo ay tayo ay manatili kay Kristo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napakaganda. Ano, Pastor Dave? Yes, Pastor Ray, napakaganda nung pagkakapaliwanag ni Pastor Abe doon sa unang bahagi na masaganang kaloob na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Sapagkat ito ay isang bagay na panatilihin natin, kaibigan, na mahalagang mahalaga sa atin ito. Kapag hindi natin ito pangangalagahan, mananatili dito sa lugar na ito, na maitatak sa ating isipan na tayo'y pinili ng Diyos, masaganang pagpapala yan, kaibigan. Tayo'y pinili ng Diyos, tinubos ng Diyos, kay Kristo Jesus ipinagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Sisiguraduhin natin yan na tayo mananatili sa Kanya. Meron tayong pangalawa dito na letter B, Pastor. At ito'y letter B na benevolent gift. Sabihin ay mapagbigay na kaloob. Ang Diyos ay mapagbigay. Ipinagkaloob niya sa atin ito. Maaring pakinggan natin si Pastor Reb kung paano may papaliwanag ito ayon sa ating leksyon. Yes, napakaganda ito ay may relasyon dun sa tinalakay Pastor Ray ni Pastor Abe na yung kaloob na yon ay sinasabi rin ay sagana at itong sinasabing benevolent gift ay nagpapakita ito na yung nagbigay ng kaloob ay wala siyang ine-expect na in return. Kusang loob dahil sa kanyang pag-ibig at alam naman natin ang ating Panginoon. At itong kaloob na ito ay sinasabi sa atin, pagkatapos natin tanggapin, ang tanong sa atin, ano ang magiging tugo natin doon sa bountiful gifts, ano, masaganang kaloob ng kaligtasan ng pagkapili sa atin. At dito may tatlong bahagi ito. Basahin natin yung talatang 11 ng Kapitulo 1 ng Epeso para lubos nating maunawaan itong pinasabi sa atin na masaganang regalo o kaloob na tinanggap natin. Versikulo 11, sabi dito, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Yes, ayan yung sinasabi rito na tayo'y tumanggap. Ano yung manang tinanggap natin? Ito yung kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon. At sinasabi rito, sangayon sa kanyang layunin, binanggit kanina ni Pastor Abe, Pastor Ray, na mula nung nilalang yung una nating mga magulang, kung sakaling magkakasala, naglaan na ng handog ng pagliligtas. At ito yun. Ito yung kaloob na yun. At sinasabi sa atin na pinili tayo, ano? At may minana tayo. At yung minanang yun natin, bagamat hindi tayo karapat-dapat, pero iyon ay para sa atin. Ang purpose na yun. Oo, ibinigay yan sa atin ng ating Panginoon. Tanggapin mo man o hindi, automatic meron kang mamanahin. Ano? At yung manang yan, ay wala ka diyang bahagi. Yun ang dapat nating tandaan.
para rin sa mga anak. Inihanda yun ng mga magulang na merong mamanahin, ano, hinahati. Mm. Ano? Pero itong mana na ibinigay ng ating Panginoon, even na binigayan sa lahat, nasa sa ating kung tatanggapin natin. Pero yeah, nandun na siya. Ano? Mm. O, nakalaan na yan para sa atin. Sa atin na kumikilala sa ating Panginoon. At ang sabi rito, meron tayong mana. Yung sa talatang 14, basahin natin, yung ikalawang, sabi rito, ano yung garantiya na mapapasa atin yung manang yon? Mm-hmm. Ano yung sinasabi rin sa talatang 14? Siya ang katibayan ng ating mana, wow, hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Yes, ito yung confirmation, ano, na sinasabi sa atin sa talata na meron tayong guarantee na meron tayong mamanahin. Alam ninyo, pag pinag-usapan yung mana, minsan yan ay pinagtatalunan ng isang ng mga anak na may mamanahin, maliit man yan o maliit, malaki. Minsan pinagtatalunan yan. At minsan sa hatian, di ba, hindi nagkakasundo yung mga anak, di ba? Lalo na yung magmamana, marami man kayong anak. O, meron yan at merong nagkakasama ng loob. At alam mo, maabot pa nga yan sa hindi pagkakasundo ng pamilya. Pero itong ating pinag-uusapan, mga kapatid, ay napakaganda. Itong manang ito na ibinigay ng Panginoon para sa lahat. At ang portion ng mana, pare-pareho ang tatanggap, yeah, di ba? Walang sinasabing na mas malaki yung sa kanya, mas maliit, kundi napakasagana para sa lahat. At ang maganda rito na assurance natin, may garantiya, sinasabi ng talatang 14, siya ang katibayan ng ating mana. Sino yung binabanggit na siya? Si Kristo. Si Kristo yun, ang ating Panginoon. Kaya nga, kapag tinanggap mo si Kristo, yung kanyang iniaalok na manang ito, ay siyang kasiguruhan. Ibig sabihin, para sa'yo yan. Pero nasa sa'yo na kung tatanggapin mo. Kaya nga rito sa ating pag-aaral, ano yung tugon sa iyong precious gift? Diba? Ano yung magiging tugon doon sa mana na tinanggap mo sa kanya? Yung ikatlo, sa Epeso 1:18, ano yung binabanggit nun? Ang sabi, meron ditong pag-asa sa pagkatawag sa atin. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Napakaganda. Alam mo, Pastor Ray, Pastor Abe, ito yung talatang punong-puno ng assurance na sinasabi sa atin. Kasiguruhan. No? Kasiguruhan, pag-asa ng pagkatawag. Kasi kanina sabi, di ba, pinili tayo. Tapos pinagkalooban pa tayo ng mana. At yun, meron tayong pag-asa, hindi yun naluluma. Hindi lumilipas, kundi nagpapatuloy yun. At sa pagkatawag sa atin, ay napakaganda ng pagdidiin ng mga talatang ginamit niya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa na sa kanyang pagkatawag. So, ibig sabihin, lahat tayo tinawagan. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Yeah. Naalala ko tuloy yung Book of the Year, nung nakaraang taon, yung sabi ron? Final hope, ano? At yung pag-asang yon ay si Kristo. At dito sa kanyang salita, ipinaalala sa atin na mayroon tayong kaloob na tinanggap sa Panginoon, si Kristo, at kaakibat doon yung pag-asang ibinibigay sa atin sa pagkatawag sa atin. Kaya yung ating leksyon na ito, napakaganda. Ano ang tugon natin? Kasi ang ating leksyon, inaakay tayo, magkaloob tayo ng papuri sa kanyang kaluwalhatian na ibinigay sa bawat isa sa atin. Kaya itong pag-aaral nito ay mag-aakay sa atin na ibalik natin ang hinihingi lang sa atin ay papurihan natin siya, pasalamatan natin siya, bagawat walang bahagi tayo ron sa kaloob na ibinigay, ay napakabuti ng Panginoon na ibinigay niya ang lahat ng mga bagay nito, Pastor Ray, Pastor Abe. Ang ganda nito, kapatid, kaibigan. Kaganda. Sabi dito yung pinabasa sa akin ni Pastor Debe sa 11, sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. So, wala ka talagang pag-asang magkakaroon ng mana. Magkakaroon ka lang kung tanggapin mo sino? Si Jesus na sinasabi mo, si Kristo. Yes. Yeah. So, kung ano yung pag-aari ni Jesus, kung anong meron siya, dahil sa una pa lang,
siya ay kayamanan niya lahat ng mga bagay. Yes. Kasi siya ang gumawa, di ba? So kung ano yung pag-aari niya, ibibigay niya sa iyo kung ikaw ay tumanggap sa kanya. Mm-hmm. So kung ano yung pag-aari ng Panginoon Diyos, ibibigay sa iyo. Yeah. Sa kanya, tumanggap din tayo ng isang mana. Hindi lang yung buhay na walang hanggan, mahalaga yun yon. Mm-hmm. Mahalaga talaga yun. Napakahalaga yan. Buhay na walang hanggan. Ano pa? Yung mga bunga ng bunga niya walang hanggan. Yung sa langit na bayan. Yung kasiyahan doon. Yung kung ano-ano yung nakikita na sinasabi ng Pablo na maraming inihanda ng Panginoon Diyos, kapatid, na mga bagay na hindi pa natin naririnig, hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nahahawakan. Iyan ang mga bagay na inahanda sa atin ng ating Panginoon Diyos na isa pang mana, kasama ng mga mana na ito na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya mapagbigay ang Diyos, ibigay lahat ang ating mga kailangan araw-araw. Lahat ng mga kailangan natin, huwag tayong mag-alala. Nga lang, sabi ni Pastor Dave, manatili ka kay Jesucristo para yung kanyang mana ay ibibigay sa iyo pagdating ng panahon sa langit na bayan. Pero mag-umpisa na ngayon, ano? Yeah, yeah. Pag tinanggap mo na si Jesus, Pastor Abby, ay sigurado ng iyong mana. Yes. So, ano pa kaya ang sinasabi dito na, Kwan, Pastor? Ang napansin ko dito, mga kaibigan, Pastor, ang katugunan natin sa masagan ng pagkakaloob ng Diyos ay puruhin mo yung nagbigay at sambahin. Yes. Ayun, oo. Kasi parang nagbigay ka ng regalo. Halimbawa, binigyan kita ng regalo. Mm. Wala ka man lang pasubali na pasalamat. Para bagang yung nagbigay ay nalungkot. Sabi nga ng Panginoong Jesus, nasaan na yung 10 kitongin na aking pinagaling? Oo. Bakit isa lang ang bumalik? Gusto ng Panginoon na pinapasalamatan din natin siya at sinasamba. Tama, ano? Dahil sa masaganan niyang pagkakaloob, Pastor Rick. So, ibig sabihin nito, itong pangalawang punto, Pastor Dave, Pastor Abby, ay pagkatapos na malaman natin ang kalooban ng Panginoon Diyos na siya ay mapagbigay, siya lahat ang ating kailangan, wala na tayong ibang gawin. Kundi sinabi niya ay magbigay kapurihan. Yeah. Sinabi mo na ay magpasalamat. Dahil ang Diyos naman ay hindi naman nag-expect ng pagpapasalamat, pero yung bukal, meron tayong natural na response ng ating buhay, ang ating isip, meron yung natural na response na nangyayari sapagkat tumatanggap tayo ng kaloob ng Panginoong Diyos dahil siya ay Diyos na mapagbigay na hindi nagkukondisyon ba. Yeah. Kinukondisyonan ka. Oh, ito muna ha, gawin mo para ibibigay ko to. Yan ay napakabuti ng Panginoon Diyos. Maraming mga taong mga nagkukondisyon para ibigay ang isang bagay. Pero ang Diyos ibibigay niya sa iyo. Sabi na nga niya sa Mateo, kahit masama nagbigay ng ulan. Mm-hmm. Mabuti bigay ng ulan. Yeah. Lahat 'yan ay ibinibigay. Kaya kapatid at kaibigan, ikaw ay patuloy na magtiwala sa Panginoon Diyos. Mabuhay ka sa Kanya. Manatili ka sa Kanya sapagkat ang Diyos ay mapagbigay at ibibigay sa iyo ang Kanyang kayamanan ng langit na bayan. Ang pangatlo dito, para ito'y madaling matapos tayo, ay yung blessed gift naman. Yeah. At mapagpalang kaluhob. Ito'y Pastor Abe. Yeah. Ano ang ibig sabihin nito? Ito'y napakaganda, Pastor Ray. Ano? Kasi patandaan nyo, kay Kristo ang dahilan nito. Uh-huh. In Christ, God blessed gift. Uh-huh. Alam natin na ang banal na Espiritu, ito yung foretaste ng ating buhay para sa kinabukasan. Yan ang blessed gift. Uh-huh. Blessed gift. Uh-huh. So ngayon, gumamit si Pablo ng dalawang images or metaphor para sa Holy Spirit. Okay? Uh-huh. So yung Holy Spirit, ito yung pangako ng ating Panginoong Jesus na noong siya ay papunta doon sa langit, ang sabi niya, magpapadala ako ng mang-aaliw sa inyo. Yun. Okay? Mm. So yung unang metaphor na ginamit ni Pablo ay, ang Holy Spirit, ito yung tatak ng Diyos sa atin unang patikim, mm-hmm, ano, ng buhay ng Panginoon nung tinanggap natin si Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Mm-hmm. Kaya nga nung nababtize ang ating Panginoon ay nilapagan siya ng banal na Espiritu
At ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 3, verses 13 na onward, ay nangabuksan ang pintuan ng langit sa kanya. Mm-hmm. At pagkatapos ay nag-declare ang Ama, ang sabi niya, ito ang aking anak na sa kong lubos na kinalulugdan. So, yun po yung unang, ang unang metaphor ay zeal. Ano? Bakit kailangan natin yung zeal? Ito yung, ang zeal kasi ay, zeal, ito yung zeal of ownership, pagmamayari ka ng Panginoon. Ito ay zeal of protection. Then, ito rin yung zeal of salvation natin, Pastor Ray. So, kung babasahin mo yan, mababasa mo sa verse 13 ng Epeso chapter 1. Oo, sabi dito, sa kanya ay kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Tingnan ninyo, yan yung tatak. Nung nabautismuhan ka na, may silyo ka na, patikim ng kaligtasan ng Panginoon. Yan yung portis. Alam, pag kumakain tayo, may patikim muna eh. Para bagang punta ka sa mall at merong product na napakaganda doon, gusto nilang ipatikim sa iyo yung sarap ng produkto. So itong sarap ng kaligtasan ay pinatikman na tayo ng Diyos nung tinanggap natin si Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Para tayo ay pagmamayari ng Diyos, yung ownership, at tayo ay maproteksyonan sa napakaraming mga pagsubok sa buhay, mga tukso at iba't iba pang mga suligi ng kaaway na nakakahadlang sa ating ugnayan sa Diyos. Kaya nga ang kaligtasan kasi, Pastor Ray, ay work of a lifetime. So kailangan mo yung guide ng banal na Espiritu. So mangyayari lang yon the moment na tinanggap natin si Kristo bilang regalo ng Diyos sa buhay natin. Siya yung regalo ng Diyos sa buhay natin eh. Siya yung magliligtas sa atin, siya yung tumubos sa atin. At gusto niyang ipatikim sa atin yung tunay na kaligtasan nung tinanggap na natin si Kristo at tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Ang pangalawa, Pastor, ay napatikim ng Diyos ay yung blessed gift. Ang Holy Spirit ay binabanggit dito na ito yung guarantee. Okay, ito yung deposit. Ito yung down payment. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nung nagkasala tayo, nag-deposit ka agad ang Panginoon. Kundi, gusto lang ipakita ng Diyos sa atin na meron ka ng garantiya pag tinanggap mo si Kristo bilang personal na kapagligtas. Pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Tignan natin para may proof text ang mga kapatid natin. 1:22 ng 2 Corinthians, sabi dito, inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Wow! Yan yung deposit. Paunang bayad. Diba? May paunang bayad ng Panginoon eh. Pangalawa, Pastor, doon sa 2 Corinthians 5, verse 5. Tingnan natin kung gaano kabait ang Diyos sa atin. 2 Corinthians 5, verse 5. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Oh, galing, no? Pero tignan niyo, mga kapatid, ang deposit na ito ay hindi babayaran ng mga mananampalataya at tumanggap kay Kristo. Kundi ito ay tinanggap na natin buhat sa Diyos. Itong silyo at itong down payment o deposito ng ating Panginoon. So, kailangan nating i-treasure ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kasi kung wala ang banal na Espiritu, mga kapatid, sa ating buhay, mapaparaywara tayo, Pastor Dave. Ang banal na Espiritu kasi nagpapaalala sa atin sa ating pagkukulang. Ang banal na Espiritu, ginagad niya tayo sa mga tamang daan ng kaligtasan. Ang banal na Espiritu ay pinagaganda niya ang ating ugnayan sa Diyos. Then at the same time, ang banal na Espiritu, pinalalalim din niya ang ating misyon kung paano natin ipalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So, dito mga kapatid, sa ating pag-aaral, titignan natin, Pastor Ray, kay Kristo, tayo ay pinili at tayo ay tinanggap. Okay? Kay Kristo, tayo ay pinatawad at niligtas. Yan yung mga deposito niya eh. Kay Kristo,
tayo ay tinanggap at ang Diyos ay gumawa siya ng napakataas na panukala ng kaligtasan para sa atin. Kay Kristo, tinanggap na natin ang unang patikim ng kaligtasan, ang banal na Espiritu. Then kay Kristo, makakatanggap tayo ng buong-buong kaligayahan at kapurihan sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil kay Kristo, makakatanggap tayo ng presensya at mga kaloob ng banal na Espiritu. Yan, napakaganda. May gift niyan, yung gift of singing, preaching, listening, marami na yan. So, yan yung unang patikim ng Diyos ng kaligtasan sa atin. Oo. Kaibigan, naintindihan natin at nunawaan na ang blessed gift, yung pangatlong punto na letter B, ay ang pagbibigay, pagkakaloob ng banal na Espiritu. So kung ibig sabihin, kung narinig mo na ang Ebanghelyo, tinanggap mo na ang katotohanan, nagpabinyag ka, kagaya ng ating Panginoong Hesus, tinanggap niya ang banal na Espiritu. Para ang banal na Espiritu ang manatili sa kanya na siyang down payment, garantiya na siya ay magkakaroon ng buhay kay Kristo Jesus. Na ito'y manatili hanggang sa pagdating na seselyuhan uli yung apokaliptik sila sinasabi sa mga nakasulatan sa Apokalipsis, na ito'y confirmation na seselyuhan ka na para dumating ang kabagabagan ay ikaw ay ligtas. Napakaganda ito na parang ito pala ay maganda itong kapangyarihan ng banal na Espiritu na garantiya. Pero hindi pa ito'y nagpapatunay na siguradong sigurado ka na kahit anong mangyari sa gagawin mo sa buhay mo, eh maliligtas ka. Hindi. Kung hindi ibig sabihin, kung ikaw ay nabinyagan na, mabuhay ka kay Kristo, ang banal na Espiritu ang laging nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay, manatili ka doon hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Pero pag humiwalay ka sa direksyon ng Banal na Espiritu, Pastor Dave, ay mawawala yung garantiya sa iyo. Kung halimbawa, pumunta ka sa Maynila, gusto mong mag-upa ng bahay. Anong sinasabi nung may-ari ng bahay? Mag-down payment ka muna. Di ba? Advance. Oh, mag-advance ka. So, kung nagbigay ka ng deposito doon sa gusto mong bahay, hiningan ka ng deposito, ibig sabihin, sinisigurado mo na na iyo yung bahay na iyon. Pero panatilihin mong, siguraduhin mo na dadagdagan mo yon. Hindi pa enough yon na ikaw ay ligtas na. Kundi yan ay garantiya na sigurado panatilihin mo na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaligtasan kung ikaw ay manatili doon sa garantiya na patuloy na mabuhay kay Kristo. Yeah. Kaya napakaganda ito, Pastor Dave. Yes. May gusto lang akong idagdag doon sa idiin doon sa ating leksyon, ano yung progression ng ating pag-aaral. Dito ang una, sabi yung saganang kaloob, ito yung si Kristo na namatay, tumubo sa atin. At yung kasaganaang yon ay yung kaloob na yon ay walang bayad, kailangan natin tanggapin ang bahagi natin ng mga tao, ng mga nagkasala. Pinili tayo, meron tayong assurance na tayo tagapagmana. At ang kabuuan ng kaloob, ang sabi rito kasi yung ikatlong bahagi ay ano, blessed gift, ano? Yung mapalad na kaloob. Hindi lamang tinanggap mo si Kristo yung kanyang kamatayan, tinanggap mo siya bilang person tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Yung kabuuan ng kaloob na binibigay ng Panginoon, yung banal na Espiritu, yung ikatlong persona ng kadiyosan. Kaya nga yung halimbawa ng sabi nga ni Pastor Abby kanina, pagkatapos na nagbigay ng halimbawa ang Panginoon, ay tinanggap niya yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. At tayo sa panahon natin ngayon, kailangan natin din ang banal na Espiritu. Kasi ang sabi nga rito sa ating pag-aaral, ang ating gawain o tungkulin, tanggapin na merong pagpapasalamat ang kaloob na ibinigay sa atin, subalit kailangan nating isuko ang ating mga puso upang may offer natin sa ating Panginoon, upang ang banal na Espiritu ay makagawa ng pagbabago sa buhay natin. Huwag nating isipin na tinanggap na natin si Kristo, enough na yun. Ano? Sabi nga ni Pastor Ray kanina,
ay parang inihalimbawa niyo rin sa pag-upa, no? Ay dapat magpapatuloy. At ang gawain ng Banal na Espiritu, idinidiin din dito, ang sabi nga, siya ang magsiselyo. Oh, Banal na Espiritu. Oh, ang Banal na Espiritu. At kailangan nating mabuhay na sumusunod sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Ang sabi nga kanina, ang Banal na Espiritu ay tagapagturo, tagasumbat. Oh, yeah. Oh. Siya ang ating magiging guro, siya ang ating magiging guide. Mag-aaliw. Mag-aaliw sa atin sa panahon ng kalungkutan kasi ang pagiging Kristiyano hindi laging masaya. Oh, may mga pagsubok, baka manlupay-pay ka, yung kaloob na binigay sa'yo, yung mana na tatanggapin mo ay mawala dahil hindi ka makapagpatuloy. Yeah. So, dito ay pinapaalala ni Pablo sa Iglesia ng Epeso at sa atin sa panahon natin ngayon na hindi sapat yung tinanggap mo lang siya. Kailangan mo ang Banal na Espiritu. Hmm. At ang Banal na Espiritu ay laging available. Yeah. So sa kadyusan, kasi meron ngayong turo at aral, di ba, na kumakalat, parang winawalang bahala na yung Banal na Espiritu, yung tinatawag nating Trinity. Pero ngayon, nakita natin na yung kaligtasan ng isang taong mananampalataya ay gumagawa yung tatlong persona. Yeah. At yung Banal na Espiritu, malaki ang bahagi niya sa huling kapanahunan hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Kasi nga siya ang nagtatata. Kaya napakaganda ng ating leksyon, Pastor Ray, Pastor Abe. Sana naunawaan ito ng ating mga kapatid kung gaano kahalaga yung mga bagay na ating tinatalakay sa ating leksyon. Pastor, Pastor Ray, mayroon lang akong dagdag na talata para maintindihan ng mga kapatid natin yung role ng Holy Spirit. Sa Epeso chapter 4 verse 13, ang sabi dito, at huwag din yung pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtutubos. So, siya ang magbibigay ng zeal. Yun yung gift ng Diyos sa atin eh. Yun yung silyo eh. Tinanggap mo si Kristo, pak, may tatak ka na. Kandidato na ito. Di ba? Kandidato na para sa langit. Kaya lang, huwag daw natin siyang pighatiin. Pag ginagabayan tayo, binibigyan tayo ng direction, at pinapayuhan niya tayong magpagabuti, makinig tayo sa gabay ng Banal na Espiritu. At alam nyo, kapag tayo ay sensitive sa kanyang panawagan, at sa tuwing ba nagbabasa tayo, siya din ang nagpapaunawa. Sa tuwing tayo ay magkakasala, nararamdaman natin yung pagkakonsensya, siya din yon. At tinutulungan niya tayong magpasakop sa Diyos. At nandyan naman si Kristo bilang handog ng kasalanan para sa atin, naaalala natin yung kanyang sakripisyo. At pinapaalala ng Banal na Espiritu na huwag mong sayangin yung kaloob ng kaligtasan dahil sa iyo namatay si Kristo. Dahil sa atin namatay ang ating Panginoon. Napakaganda, Pastor, yung sinabi mo na ang Banal na Espiritu, pag tinanggap mo na ang katotohanan, tinatatakan ka na. Oo. So yung itatatak sa iyo yung katotohanan na nasa sa iyo, kino-confirm niya. Kino-confirm niya. Pero yung Banal na Espiritu, siya rin yung tatak. Yeah. Siya ang nagtatatak, siya rin 'yon. Yeah. Para bandang huli ay manatili ka sa kanya para kumpletuhin yung punong-puno ng tatak pagdating ng panahon ay iyan ay hindi ka na malilin lang pa kundi na settle to the truth. Settling to the truth para hindi ka na, you cannot be moved, sabi dito sa Banal na Kasulatan, kapatid. Kaya mahalagang mahalaga ito, kaibigan, na panatilihin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Bakit mahalagang mahalaga ang Banal na Espiritu? Sapagkat ang Banal na Espiritu, kaibigan, ang huli ng persona dito sa lupa na gumagawa ng kababalaghan, kapangyarihan, para mabago ang bawat isa sa atin. Yes. Kaya nga sabi, magkasala ka sa ama, mapatawad ka. Magkasala ka sa anak, patawad ka. Pero pag nagkasala ka sa Banal na Espiritu, wala na. Sapagkat yan ay huli na gumagawa na pangatlong persona. Kaya wala rin tunitin na tinatawag mo, Pastor. Sinabi pa dito ni Pastor Abi ay sa 5:30 ay, siya, huwag nating pighatiin ang Banal na Espiritu. So kung mawala ang Banal na Espiritu sa atin, o kaya tayo lumayo sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang direksyon sa ating buhay, mawawala rin tayo. Kaya masisigurado natin na tayo ay na kay Kristo, sentro ng ating buhay, kung panatilihin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Marinig lang natin na tayo'y itinuturo sa
katotohanan dahil wala nang ibang sasabihin ng Banal na Espiritu kung hindi ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Hesus ay wala naman siyang ibang sasabihin kundi lahat ng mga sinabi ko ng Banal na Espiritu na darating sa inyo. Kung ano yung sinabi ko, yan din ay kanyang ipapaalala sa inyo. Yes, may gusto kong idagdag pa ron na talata sa John 16:13. Yung bakit importante ang Banal na Espiritu sa panahon natin ngayon, pagkatas natin niyang tinanggap ang Panginoon, ang kanyang pagliligtas, ngayon ay mananampalataya na tayo. Ano ang gagawin ng Banal na Espiritu sa buhay natin habang tayo'y nag-aantay sa pagdating ng Panginoon? Ang sabi niyan, John 16:13. Yes. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Yes. Ang sabi ron, igaguide tayo sa buong katotohanan. Bakit? Ang tanging safe nating kalagayan habang naglilingkod at nag-aantay tayo sa ating Panginoon bilang mananampalataya ay ang Banal na Espiritu. Kaya hindi natin pwedeng isang tabi. Yeah. Kasi di ba may pumapasok na mga turo at aral ngayon? Dapat maging aware ang ating mga kapatid, ang ating mga mananampalataya, ang ating mga kaibigan na kung hindi natin kilalanin ang Banal na Espiritu na isa sa siya, kadyosan, ay paano tayo makaka-arrive sa katotohanan, kabuong katotohanan? Mababaw, magiging kalahati lang ang katotohanan na malalaman natin. Eh ang Banal na Espiritu ay malaking ang kanyang ginagawa sa ating paghahanda. Diba? Sa buong katotohanan, siya ang mag-guide. So, kung hindi natin kikilalanin ang Banal na Espiritu na bahagi ng kaloob ng Panginoon, ay maaring hindi tayo magiging handa sa kaligtasan. At maaring maligaw tayo at madaya tayo, di ba? Sa buong katotohanan. Kasi yun ang kanyang gawain. He will guide us into all the truth. Hindi half-truth. Ano, di ba? Hindi kalahating katotohanan, di ba? Di ba? Hindi one-fourth, hindi three-fourth na truth, kundi kabuuan ng katotohanan. At itong ating leksyon, ginaguide tayo na sa kabuuan ng ibinigay ng Panginoon, hindi kulang. Pag ako ang aking isang natutunan dito sa ating leksyon, pag ang Diyos, Pastor Abe, Pastor Ray, nagbigay, hindi siya nagbibigay ng kalahating kaloob. Buo! ano? Kaya ito napakaganda ng ating pag-aaral. Ano? Buo. At yung kumpleto, yung kaligtasan ni Kristo ang ginawa sa krus, namatay siya. At ngayon ay pagkatapos na siya'y nabuhay na maguli, yung pag-asa natin, tayo'y tagapagmana. At nung umalis siya, bumalik sa langit, naghahanda ng ating tatahanan, hindi tayo iniwan na nag-iisa. Ang sabi niya, ipadadala niya ang Banal na Espiritu. So yun ang kakumpletuhan. Kaya nga, ang aking isang reflection dito, kung hindi pa tayo maliligtas, ay marahil tinanggihan natin yung udyok ng Banal na Espiritu at paniwalaan yung katotohanan ng sinasabi niya na siyang pag-asa natin, di ba? Kaya napakaganda ng ating leksyon, Pastor Ray, Pastor Abe. Mawawala tayo rito, mawawaglit tayo. Yes. Mapupukaw tayo dito, kaibigan. Kaya napakaganda ang Banal na Espiritu na kung nasa sa atin ang Banal na Espiritu, sigurado na tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen. Pag-aari tayo ng Diyos. Huwag tayong mag-alala. As long as manatili tayo sa promptings, sa direksyon ng Banal na Espiritu sa ating buhay, pag-aari tayo ng Diyos. At magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. At tayo'y manatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Kaya may sinasabi dito na ang Banal na Espiritu ay may bunga ng Banal na Espiritu. Pag tinanggap mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa iyong buhay, magkakaroon ka ng bunga ng Banal na Espiritu sa Galacia. At pagkatapos, magkaroon ka ng kaloob ng Banal na Espiritu dito sa Efeso naman 4. Yeah. Ano? Yeah. Ito ang tinatawag na kapangyarihan, blessed, yung pinagpalang kaloob ng Diyos na itatatak sa atin ang kapangyarihan, kaloob at bunga ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya kaibigan, purihin ng Diyos sapagkat narito ka at naunawaan mo ang ibig sabihin ng ating leksyon na dakila ang Panginoong Diyos sa ating buhay.
ang sentro ng ating buhay, ang ating Panginoong Yesus, sapagkat may plano siya sa ating buhay. Alalahanin natin, magagawa natin ito kung tayo'y manatili kay Kristo Jesus, manatiling makinig sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. So sa ating pagtatapos, kaibigan, tayo po ay makakarinig ng isang awitin. Pagkatapos nito ay mapapakinggan natin ang isang panalangin na ibibigay sa atin ni Pastor Abe. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa masaganang pagmamahal, masaganang pagpili, pagtutubos, at sa pagbibigay ninyo ng garantiya sa magitan ng Banal na Espiritu na bawat isa sa amin ay mayroong kasiguruhang magmamana ng buhay na walang hanggang.
I-bless po ang aming mga viewers sa kanilang panunood at pag-aaral ng inyong banal na salita. Tulungan sila, Panginoon, na mas lalo pang mapalapit ang kanilang ugnayan sa inyo. At ang mga katotohanang napag-aralan, napakinggan, ay titimo sa kanilang mga puso, gabay sa paglilingkod, bahagi ng kanilang pagtatapat na naghihintay sa nalalapit na pagbabalik ng aming manunubos. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na i-bless ninyo ang aming mga viewers kung mayroon man silang mga karamdaman. Tulungan silang makaugapay, manumbalik sigla, at kung sila naman ay pumanaw ang mga bahagi ng kanilang pamilya, aliwin ninyo sila sa magitan ng banal na Espiritu. Maramdaman nila ang inyong pagmamalasakit, O Panginoong Diyos. At pagpalain din po ang kanilang paghahanap buhay, ang kanilang pagtatanim, lalong-lalo na ang kanilang matapat na ugnayan sa inyo. Lahat kami, O Panginoon, ay tulungan ninyo kaming maingatan ang tatak na deposito ng aming Diyos upang kung magkagayon, O Panginoon, sa aming pagtatapat ay magkakaroon kami ng buhay na walang hanggang. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga pagkakasala. Salamat na rin po sa inyong pagtugon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, patuloy kitang inanyahan dito sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, at manatili ka sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.